Okay, tingnan natin kung mainit. Uy, hindi siya uminit. May problema. Ang problema nito, tingnan natin kung anong problema kasi hindi siya uminit ang tubig. Ito yung aming microwave. Ayan, luma na siya. Ayan siya, luma na siya. Oh. Kasi ang tagal na kasi nito. Ayan, kita nyo yan. May butas na. Sira na yan. Kaya yan, kasi sira na yung plastic niya, yung guma niya. Kaya minsan pagka ginagamit, halimbawa yan, mag-iinit na ganyan. Nag-i-spark yan siya, no? Naririnig niyo, may nag-i-spark siya sa loob. Yung grounded na siya. Kaya ano namin na bibili na kami ng bago, buti na lang at meron akong nalimot nito sa yan, nalimot ko yan sa basurahan, medyo bago pa at mas maganda yung tatak niya. Yan, lilinisin lang ng konti, titingnan natin kung anong sira, check natin yan. Okay, yan yun. Subukan natin i-check kung anong sira. Tingnan natin kung gumagana. Okay, subukan natin kung gumagana. Try natin. Ayan, subukan natin nila i-saksak yung ano, kung gumagana. Try natin. Okay. Gumagana siya, wala siyang sira, kulang lang to sa linis, nalimot lang yung sa basurahan. Okay, walang sira siya. Okay na, okay pa siya, kulang lang sa linis. Nakalibre na tayo ng naglulus yung ilaw niya, naglulus lang yung ilaw niya. Okay, linisin natin, buksan natin, tingnan natin kung ano yung sira. Okay, ito na siya, tingnan natin. Ito yung nalimot natin sa basurahan. Napulot lang natin yan sa basurahan. Tingnan natin kung anong sira. Sa tingin ko, naglulus lang dito yung ilaw, yung switch ng bombilya. O kailangan na natin palitan yung bombilya. Natin yung bombilya. Okay, kung dito na yung bombilya natin, natin siyang papalitan. Okay. Ayan siya, oh. Oh. Ayan siya naduro na, nasunog na yung loob. Ayan, oh. Nanlaglag na. Kailangan na natin siyang palitan. Yun lang ang sira nito, tinapon na. Dito kasi sa walang nag-i-repair, tinatapon lang nila.
Okay, kuhanin natin yung sa luma. Ito yung lumang microondas natin. Tanggalin natin ito. Kitang-kita nyo naman, no, yung nasira na, nabulok na. Kaya siya nagka-grounded na yan. Kaya nagka-grounded na, natitiklap na yung kanyang ano, yung mga pintura niya. Yung bulok na. Totally, bibili na lang sana kami ng bago. Kaso meron akong nakitang mas nalimot ko lang sa basurahan. Yung na lang ang re-repairing ko, mas maganda pa. Mukhang bago pa. Kukunin na lang natin yung ilaw nito para i-transfer natin dun sa isa. Okay. Ito yung isa, nakukuhanin natin yung bumbilya niya. Kasi bago, maganda pa yung bumbilya nito. Hindi pa siya pundido. Ayan. Bago pa to. Ito na lang ang ilalagay natin doon sa isa. Okay. Ito ang ilalagay natin ngayon dito. Parang hindi ito kasapat, medyo malaki. Ito yung thickness niya. Hindi siya magkasukat. Hindi siya sukat, gagawa natin ang paraan. Itong magkaparehas lang ng watch niyan. Kaso ang problema dito, maliit to, tumalaki. Kaya pag nilagay ko dito, hindi, pag nilagay ko dito, itong isa sukat lang diyan. Yan, sukat lang siya. Pero itong isa malaki, hindi siya magsukat. Ayan, no. Hindi siya pumasok. Kaya ang gagawin natin diyan,
gagawa na lang natin ng paraan na sunugin siya, na ipakat na lang natin siya ng kasing laki nito para magtama siya dun sa ano na yun dito. Tingnan natin kung gaano kalaki yung babawasan natin. Okay. Ito na lang ang ipagkakat natin. Soldering gun. Kasi plastic lang naman yan. Holder lang yan ang kuha ng bumbilya. Yan. Yan. Kailangan lang palakihin natin ng konti ang paglalagyan natin ng bumbilya, kasi hindi magkasya, malaki itong papalit natin yung kinuha natin dun sa isang microondas na luma, dun sa isang microwave na luma. Subukan natin kung kakasya na. Well, konting bawas pa, kasi-kasi. Halos okay na. Konti na lang. Oh. Okay. Konti na lang, kasi na siya. Yan. Ito yung babawasan natin para magkasa yung bumbilya ng lumang microondas, ng lumang microwave oven. Yan. Kaysa bibili ng bago, nalimot lang natin to sa basura. Ito na lang ang gagawin natin. Yan. Okay. Try natin kung kakasya na. Okay, eksakto na siya. Diba? Ganun lang kasimple yan. Okay.
Okay. Maganda na yung pagkalagay natin. Yan, eksaktong-eksakto na. Try natin kung... Try natin kung gagana na ng ayos yung ilaw. Okay. Yan siya. Try natin. Okay, may ilaw na siya. Diba? Yan siya. Okay na. Yun lang ang sira niyan. Itinapon siya ng may-ari kasi napundi yung ilaw. Bumili na lang siguro ng bago. Hindi nila kasi alam dito kasi tapon lang ng tapon. Pag hindi na gumana, tapon kagad. Gumagana, tumatapon pa rin. Hindi nila alam. Bumili lang yung sira. Okay na. Lilinisin na lang natin to para magmukha siyang bago. Bago na siya. Tinapon lang yan sa kalye. Yan yung pinulot natin. Ang sira lang naman dyan ay yung bumbilya. Kinuha natin yung bumbilya dun sa isang lumang sira. Nilipat natin dito. At least nakasave ako ng more or less 70 euro. 70 euro para bumili ako ng bagong microondas. At least matipid nga. Hindi ko na kailangan bumili. Pinulot ko lang to sa basura. Yan. Lalagay na natin yung ating
tinanggal dun sa isa, dun sa luma. Ito yung para umikot yung pinakamplato niya sa loob. Universal yan, pare-parehas ang sukat niyan. Eksaktong-eksakto. Ayan siya. Okay, kompleto na siya. Ready na. Subukan natin kung iinit ang tubig. Okay. Ayan, tutukan natin ang camera. Okay siya. Umiikot siya ng ayos, ng normal. Okay, tingnan natin kung uminit. Uy, hindi siya uminit. May problema. Ang problema nito, tingnan natin kung anong problema kasi hindi siya uminit ang tubig. Okay, hindi siya uminit. Kaya ang gawin natin, kasi hindi siya umiinit, tanggalin natin to, palitan natin. Ito yung sa lumang microondas, lagay natin. Tapos natin napalitan niya. Pinalitan natin ng bago. Pinukinuha natin yung nandun sa luma. Tingnan natin kung gagana. Kasi kanina hindi siya lumalang. Hindi siya umiinit. Okay, try natin kung siya iinit na. Lagyan natin ng tubig. Tingnan natin kung kukulo yung tubig. Kung iinit na siya. Okay. Ayan, nakikita na natin na medyo umiinit na yung tubig. Ayan siya, umiinit na siya. Ayan, tingnan natin after 1 minute kung siya ay kukulo na.
Okay, yun siya, kumukulo na siya, oh. Yan, kumukulo na, tingnan natin. Okay, tingnan natin. Yan, kumukulo na siya, ating siya buksan. Okay, buksan natin. Yan, kita niya, yun, oh. Yan, oh, kulong-kulo ng tubig, ya. Kumukulo siya, yan, oh. Tingnan natin yan, oh. Bigla akong bubuksan yan, makikita natin yung bumi natin, oh. Yun, kumukulo na, oh. Wow, init. Yan, umuusok-usok pa, oh. Diba? Okay na. Umuusok-usok pa siya. Sobrang init. Wow. Okay. Very good. Nakasave tayo ng 70 euro. Sarap. Okay na siya. Ang paglalaki nito, kailangan ito, tatlong ito naka-swak dito. Unahin natin yung iswak yan, taas. Unahin natin yan, ilagay ng ayos. Pagkatapos niyan, itong gilid. Pag nagtama na yan, unahan yung tornilyo yung sa baba para hindi na siya umisod. Okay. Tapos sunod, ang isusunod nyo itong kabila. Yan. Okay. Ito ang sunod yan. Okay. Tapos ito na yung last, itong dalawa na to. Tapos ito. Ito na, ilagay na natin siya sa kanyang pwesto. Subukan natin kung okay na yung kanyang pag-init. Timplahan natin ng isang taas ang kape. Okay. Yan, nasa normal ng lahat. May ilaw na siya. Normal na yung ikot niya. Yan, kitang-kita kumukulo na yung tubig. Kumukulo na yung tubig natin sa taas. Oh. Okay, tapos na. Yan siya. Uy, ang init. Kumuusok-usok pa siya. Oh. Ito niya, mauusok. Okay, yan. Mainit na siya. Tiklahan na natin ang kape. Buka natin. Wah, super init.